Kahapon po nilagdaan ni Pangulong Duterte ang isang executive order para sa mga empleyado. Pero totoo bang ito ang tatapos sa... Pero totoo bang tatapos ang EO na ito, yung pinirmahan ni Pangulong Duterte, sa endo na sumasamantala sa mga empleyado? Alamin natin yan sa Facts and Figures Report ni Sheila Idubas. I could only do so much. And a mere executive order is not enough because you have to change or modify or entirely abrogate some of the provisions dere sa atong balaod. I cannot be a legislator. It is not allowed. Sa paggunita ng Labor Day, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglagda sa executive order na tatapos umano sa end of contract o endo na kalbaryo ng mga manggagawa. Pero ano nga ba ang endo at totoo bang sagot ang executive order para wakasan ito? Ang endo o end of contract ay ang pagkuha ng mga business owner o kumpanya ng mga empleyado mula sa isang ahensya kung saan bibigyan ang mga manggagawa ng kontrata na hindi aabutin ng 6 na buwan. Batay sa Labor Code, ang sinumang empleyado na magtatrabaho sa loob ng 6 na buwan o higit pa sa isang kumpanya ay dapat gawing regular na mga employer at dapat tumanggap ng mga benepisyo at karapatan ng isang regular na empleyado. Sinasamantala ng ilang kumpanya ang batas na ito sa pamamagitan ng endo. Hindi nila paaabutin ang 6 na buwan ang empleyado para hindi ito makatanggap ng bonus, leaves at security of tenure. Pero paulit-ulit nila itong i-hire ng tigli 5 buwan lang sa ilalim ng isang kontrata. Kinikilala ng batas ang kontraktualisasyon na nakasaad sa Article 106 at 109 ng Labor Code, lalo na't may mga trabaho na pwede lang sa ilalim ng contract gaya ng mga project-based na trabaho. Pero ang hindi pinapayagan ng batas ay ang labor-only contracting. Merong labor-only contracting kung ang tao o ahensya na nagsusupply ng manggagawa sa isang kumpanya o employer ay walang sapat na kapital o investment at kung hindi nito kayang isailalim sa training ang kanilang mga empleyado. Walang sapat na tools, equipment, makina na pabor sa kalakalan ng kumpanya. Kapag nahuling labor-only contracting ang ginagawa ng isang kumpanya, sandamakmak na multang aabutin ito at ituturing na regular na empleyado ng kumpanya ang lahat ng mga manggagawang nagtatrabaho. Bagamat may batas na laban sa labor-only contracting, marami pa rin ang nakakalusot dito dahil sa maluwag na implementasyon ng batas. Noong nakaraang taon, nilagdaan ni DOLE Secretary Silvestre Bebot Belio III ang DOLE Department Order 174 na naglatag ng mga patakaran tungkol sa kontraktualisasyon. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang endo dahil hindi tinalakay sa department order ang mga loophole at nalulusutan pa rin ng mga employer ang batas. Marami ang umasa na ang executive order na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magbibigay daan para wakasan ang endo at kontraktualisasyon. Pero nadismaya ang mga labor group matapos mabalitaan na ang nilagdaang EO ay simpleng pag-uulit lang umano ng mga batas na meron na. Pinaigting lamang ng executive order na bawal ang illegal na kontraktualisasyon na labor-only contracting. Marami ang nanghihinayang dahil hindi ginamit ang pagkakataong ito para sagutin o kilalanin man lang ang problema ng mga manggagawa dahil sa pilit na paglusot sa batas ng mga kumpanya. Dahil dito, tuloy pa rin ang mga grupong manggagawa sa pakikibaka para itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa at wakasan ang endo. Para sa DZRH Facts and Figures, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.